comment down below ano ang Tagalog ng pantiyon. You won't believe what happened. First time ko to guys na ma-experience to kasi nung last time na pagpunta ko dun sa India, parang hindi naman ganito guys. So medyo na-stress ako. Hello guys, good morning. Today is July 28 and Sunday today. Nandito yung pinsan ko guys, si Boraki. Hawa, sali ako. Iring guys, kasama ko. Ayaw guys. So, pupunta kami ngayon sa cemetery and then after, ewan ko kung saan kami gagala. Kasi uuwi na siya bukas ng umaga. May work din siya tomorrow guys. So, kailangan niya umuwi. So, i-enjoy namin yung day to day. And birthday din nung pinsan ko mamaya guys. Sa gabi. So, maraming ganap today. So, mag-vlog tayo. Samahan nyo kami sa araw na to guys. And mamaya meron akong sasabihin sa inyo. Bili tayo na pila man eh. Pila ni siya, te? Pag 5 na, be. Kada, 50 na. Okay. 20. Ang buwa? 50, 100. Maglakad tayo, guys. Oh, tara. So, nakabili kami ng kandila and buwak, flower. Medyo malayo siya, guys. Ito siya, kuhaan siya na menteryo, like, meron silang unsa to gana day? Mausoleum? Unsa to gana? Pantiyon? Pantiyon ba? Unsa may pantiyon sa Tagalog eh. Ito yun guys, yung mga nag-cementerio tour. Ito yung mga di namin alam Tagalog yun guys. So, punta tayo sa may mga Inadek, comment down below ano ang Tagalog ng pantiyon. Comment down below. Anong Tagalog ng pantiyon? Pantiyon. Oh guys, kung wala pa may pancho na diri daghan no available. Kita mo na kana ni mga buslot. Pili lang. Bili kami ng tubig guys. Merong langka dito oh, langka. Sarap tingnan. Grabe nakakahingal guys. Nakarating na din kami nandito yung ano, memorial. Ayan oh. Nandito na tayo guys. Ito yung memorial. Madaming kalachuchi. Wala, huwag pala gigikuha ang kuha ni auntie. Picture. Ayan na siya auntie. Guys. Bisaya accent ba sketch tape mana ka sketch tape. Kakauwi lang namin and grabe sobrang kanang kipilaw ko guys. Pagkalaki-laki ng Americano na ininom ko pero sobrang antok ako guys. So ngayon is birthday ng pinsan ko. So meron kaming family gathering. Dito kami magdi-dinner lahat dito sa bahay. Nag-ukay-ukay kami. And hindi ko na lang siya vlinog. Kasi ayaw ni Master na nag-uupay ako. Nanonood din kasi yung mama niya guys sa mga videos ko. So yun yung concern niya. So ayun, hindi na ako nag-vlog dun. Pero pumunta kami dun sa ukay-ukay and then nag-cafe kami. And mamaya manunood kami ng Maharaja. Maganda yung mga reviews niya at parang sumikat siya ngayon sa Facebook. So
Nanood kami kagabi, mga after namin umuwi, kasi may birthday din kagabi guys, birthday ng isang pinsan ko. So after namin umuwi, nanood kami ng Maharaja, pero 11 na kasi yun, almost 12, so natulog kami mga alauna guys. And hindi namin natapos kasi mahaba yung movie. So papanoorin namin yan mamaya. Napanood niyo ba yung Maharaja? So sabi kasi nila maganda daw yung twist ng movie na yun. Sobrang bilis ng panahon. Malapit nang mag-August. Ayan. So abang-abang na lang tayo guys. Anong mangyayari sa August? Char. Dumating na yung Biscoff. So, ito siya, guys. Smooth yung binili ko. Smooth yung binili ko. Meron kasi siyang crunchy. Like, nung peanut butter ba? Diba, meron siyang parang mga something. Pero, I'm thinking na baka mas masarap yung merong konting crunch. But anyway, let's try this. Yung expiry niya is 7 June 2025. Ayan. Uy, let's smell it! Ayan siya, guys. Meron talaga siyang amoy na parang, So, nagsabi yung pinsan ko, yung girlfriend ng pinsan ko na, bumili daw ako ng yogurt, and then, ilagay ko to on top of the yogurt. So, ititry ko yun. Maybe on 1st of August, mag-grocery ako, guys. Itatry ko yun. So, ayun lang guys. Nag-unboxing ako saglit. Nag-work kasi ako ngayon. And, yeah. I'll see you later. Guys, nililinis ko yung luggage. Abog. God, guys, you won't believe what happened. So guys, today is 1st of August and grabe yung kaba ko today. Ano na ngayon guys, 11 na, and ngayon lang kami natapos ni Master sa pag-send ng mga hiningi ng Indian Embassy dahil nag-apply ako ng e-visa. So first time ko to guys na ma-experience to, kasi nung last time na pagpunta ko dun sa India, parang hindi naman ganito guys. So medyo na-stress ako. So kanina, meron silang sinend na mga list of like, what do you call this? Document? A list of things na kailangan kong i-submit. So isa na dun is yung bank statement and kung sino yung like mga details ba sa reference ko doon sa India, and then about sa work and about sa ayun na itinerary and confirmed hotel booking na merong payment or like merong resibo sa payment. So yung binuko kasi is ano siya guys, parang no prepayment needed ba, kahit na property siya. So, yun na lang yung ginamit ko. And, I don't know, hopefully, maging okay yun. Kasi, last year talaga, hindi ko naalala na nag-send sila ng ganitong email. I don't think it happened before. After namin mag-apply, before, doon ako nag-apply kasi sa Singapore. Ayun, nagbigay agad sila ng visa less than 24 hours, guys. Pero ngayon, ang dami na nilang tinanong or ang dami na nilang hiningi na requirements. So, ayun, nagmamadali akong gumawa kasi 24 hours lang daw para ma-process na daw yung visa. So, nagmamadali akong gumawa and hindi pa naman kami nag-book ng return ticket.
So ayun, nagmamadaling nag-book si Master, pero refundable yung binook niya, guys. Oh my god, sobrang na-stress ako doon ah. Nakulbaan ano ako, guys. Bakit ganun sila, guys? Sana hindi naman ma-reject yung e-visa, no? Kasi hindi ko din naman first time pumunta doon. Pero medyo, ayun, na-stress ako. Na-stress ako ng konti. So ayun, binigay ko lahat in one go. And hopefully, they will reply as soon as possible. And hopefully na mag-grant yung e-visa. Para meron na naman tayong vlogs sa India. So, ayun. Gusto ko lang i-share. Kasi sobrang fresh pa ngayon. So, sa mga mag-a-apply dyan, just make sure na i-ready nyo yung mga sinabi ko. Like, confirmed hotel booking with payment. What was that? Itinerary sa India, like sinabi nila, isulat mo yung mga gusto mong puntahan during the duration of your stay, ganyan. So ayun, nagmamadali akong gumawa ng itinerary, and then yung bank statement na 1 year. Also, unsa pa man yung, yeah, yung about sa work. So much better if meron kayong ma-send na resume, COA ba, sorry guys, stress talaga ako, hindi na ako mapagsalita. Certificate of Employment. Okay, so sabi nila na ilagay mo daw yung previous na work mo and then yung current na work mo. So, nilagay ko doon yung previous, yung current. I don't know, I hope it's enough. Pero kinakabahan talaga ako, guys. But anyway, I will leave it all to God and to Indian Embassy. Sana naman, pekenemen. So, ayun lang, guys. Yeah, matutulog na ako ngayon. I just really came in here to tell you what happened. Good night!